Magandang umaga po sa kanilang lahat. Yan, palakpakan natin ang ating Panginoon sa isang mapagpalang umaga. Kagabi, nagmisa po ako sa Fairview Mall sa Ayala Terraces. Doon may lumapit sa aking maglola. Yung bata doon, ang pangalan ay Andre. Tapos ipinakita sa akin yung picture nung bata 7 years ago. Yung bata po yun, hindi ko makakalimutan, ay may bukol ang mata, natatanggalin na dahil cancer, para hindi mahawahan yung kabilang mata. Nung so pupunta po yata sa akin, no, nasabi ko daw sa kanya, mag-wait for 1 month, ipipray natin yan para hindi mapalitan ng plastic. Kasi sabi po ng nanay sa akin noon, Father, papalitan na po yan ng plastic. Ay, napaka-cute ng bata. Kahapon po, bumalik. Yung bata kasama yung lola, hindi natanggal yung mata. Normal. Perfect. Naalala ko to kasi yung first reading ngayon ay tungkol sa buhay ng mga apostoles, lalo-lalo na si Pedro. Ang formula na ibinigay ni Pedro ay ang paggamit ng pangalang Jesus. Sa pangalan ni Jesus na nabuhay na magmuli, ikaw ay gagaling. Yung patay, sinabi, gumising ka. Naalala ko rin yung batang nagka-dengue sa Kidapawan. Ito pong batang ito, bago nagka-dengue at namatay sa dengue, namit ko yung ina sa General Santos. Yung pong ina na ito ay kaibigan nung sumalubong sa akin na may lupus. Sa dami ng may sakit, patong-patong na, no? Ang wish lang ng may lupus na to, dahil siya ay bedridden na, ay masalubong ako sa airport at maakap ako. Sa madaling salita, nandun po siya sa airport, inaakap ako. Nung kami kumakain na, may nagsasalita. Nagbibigay ng testimony sa Marbel, South Cotabato. Ito pong nagsasalita pa lang ito, nagbibigay ng testimony, ito na po yung may lupus. Biglang lumakas at halos nakatayo. Ngayon po, nagsiserve sa ministry namin sa Mindanao. Ibinigay naman ito yung ipinahid sa aking panyo na ako'y nagmimisa. Naalala nung nanay, yung anak niya nasa kabaong na, inilagay sa dibdib at nagdasal na buhay po yung bata. Ngayon, nag-aaral sa Australia. Walang pagkakaiba ito sa mga pangyayari noong pang panahon ni Jesus. Kaya tinanong ni Jesus sa gospel ngayon ang mga apostoles, dahil noong nagkakaroon na ng persecution, nag-aalisa na. Iniiwan na si Jesus. At ang tanong ni Jesus, kayo ba iiwan niyo rin ako? Ang sabi ni Pedro, hindi po, dahil kayo ang salita na nagbibigay buhay. Mga kapatid, parehong formula noon at ngayon. Yung pananampalataya natin, huwag nating iiwan si Jesus. Huwag nating iiwan si Jesus dahil siya ang bubuhay sa atin. Siya ang magpapagaling at siya ang ating aasahan pag dumating ang araw. Hindi po ako yun. Impossible. Minsan nga,
ako'y nahihiya sa sarili ko. Pagka ito'y ikinukwento ko lang, dapat ang ating pananampalataya nagtatranscend towards Jesus. Na si, habang ginagamit at naririnig nyo ang ministering ito, lumalalim ang pananampalataya natin kay Jesus. Bakit? Si Jesus, pwede nating dasalan kahit nasaan tayo. Pero napakahalaga ng tinatawag na pagpunta natin dito sa simbahan at tayo sama-samang magdarasal. Bakit? Sa akin pong obserbasyon, madaling sabihin yung sinasabing nagdadasal naman ako. Madali rin pong sabihin hindi ko na kailangang pumunta ng simbahan dahil nananampalataya ako sa Diyos. Napakadali pong sabihin yan. Ang pinakamahirap sa ating pananampalataya ay ang commitment sa Panginoon. Ang pagpunta sa simbahan ay isang commitment. Yun ang tanong ni Jesus, iiwan mo rin ba ako? Bakit kinakailangan natin ang commitment at magpunta tayo sa simbahan? Dahil ang tao mahina. Yung mga taong nagsasabi na, dito na lang ako sa simbahan, ako'y dito magdarasal. Hindi ko na kailangan magsimba dahil naniniwala naman ako sa Diyos. Sa kahinaan natin, ang ganyang tao, unti-unting manghihina ang pananampalataya at dahan-dahang mawawala. Ang may ganyang pananaw ay humihina ang pananampalataya. At pag humina ang ating pananampalataya, apektado na lahat. Ang unang-unang naaapektuhan sa ating pagkahina ng pananampalataya ay ang ating pag-uugali. Yung mga values. Kasi yung po ang tinatawag na pinahahalagahan. Values. Pinahahalagahan mo ba ang iyong pananampalataya? Ang inyo bang pananampalataya ay inyong priority? Kaya po nung tinanong ni Jesus, iiwan mo rin ba ako? Sabi kay Peter, no. Ang sabi ni Peter, you are my number one priority. Pagka nagkaroon tayo, naging priority natin ang Diyos, sabi ko nga, ito po ang aking laging sinasabi, na the best gift we can give to ourselves is happiness. Nagbibigay sigla si Jesus sa ating buhay. Sa gitna ng napakaraming pagsubok, tayo ay may panghahawakan. Pag hinawakan natin si Jesus, kahit anong problema, malalampasan. Kaya sabi doon sa pagbasa ngayon, do not be shocked. Huwag tayong magulat pag nakakita tayo ng ganitong klase ng mga himala. Noon po ako nagpunta sa dito kay doktora, mayroon akong medical director dito na nagme-medical mission din po kami. Hindi naman porke ako healing priest, hindi na ako naniniwala sa mga medical experts. Sa totoo lang, kahapon ako po ay nagmisa sa FAU Hospital. Ang akin po mga pasyente pala doon ay puro mga doktor, nurses, lahat ng naka-medical field nandoon. Anyway, si Dr. Rosel, dinala ako sa Dumaguete. May isang babae doon, nagpa-pray over, dahil hindi maimulat ang mata, matapos maopera, pumikit na. Pagkatapos kong may-pray over, hindi pa rin namumulat. Sabi ko, nako, ang naisip ko agad, lagyan mo na ng tape para nakataas na yan. Kasi nung hinawakan ko yung mata, ginanyan ko, sabi ko, pwede naman palang umulat. So pinalalagyan ko ng tape. Dahil ako naman, I'm very practical. Eh, hindi ko magawang mumulat. Eh, dilagyan ko ng tape kasi patingin niya ng mata mo. Father, simula po nung na-opera, pumikit na. Kailangan ng assistance. So, hinawakan kong ganon. Aba, pwede pala. Sabi ko, sige. Sabi ko, Father, ang hirap naman. Nakaganyan ako forever.
Sabi ko, sige, may nabalitaan ako na yung mga Chinese nilalagyan ng eyelid. Kasi pagka gumanyan yan, tinignan ko rin, tinan ko nga kung iganyan ko magpumulat. Oh, pwede! Tinang aking suggestion, palagyan ng line. Pop, after 2 days, tumawag. Father, salamat po. Bakit? Namulat na ang aking mata. Nilagyan mo ng tape? Hindi po. Pinalagyan mo ng line? Hindi po. Ano nangyari? Natural na nagmulat? Ah, salamat sa Diyos. Ang galing ng Diyos. Ako, kung ako practical, yun ang iisipin ko eh. Anong problema mo? Hindi namulat ang mata. Kailangan ng assistant. Lagyan ng tape. Sa, ang ibig ko pong sabihin, ang Diyos may pamamaraan. Tayong tao may limitation. Pero ang akin pong paalaala tulad ng question ni Jesus, iiwan mo rin ba ako? Sabi ni Peter, hindi kita pwedeng iwan. Huwag nating iwan ang ating Panginoon. Ibig sabihin, let Him be our priority and the rest will follow. Everything will be okay in His time. Amen? Kaya tayo na nagdadasal dito, tulad ng mga ikinwento ko sa inyo, kasi ito po'y imposible. Nung nakita ko ang bata, daladala yung picture kagabi, na yung ang bukol, ang laki-laki ng ng bukol dito, talagang hopeless. Pero kahapon, nagpakuha kami ng picture, magkatabi kami, very active pa yung bata. Ang sarap makita pala ng tinatawag na totoong himala. Wow! Kahit ako, pare, natural lang na ako'y mamangha pa rin. Sabi ko, at itong istoryang ito ng mga nakakita kagabi na ikwento ko sa inyo, kasi faith comes from hearing. Tayo pong tao, sabi ko nga, kaysa kung ano-ano ang aking ichichismis sa inyo, ichismis natin ang kagandahan at kabutihan ng Panginoon na magpapalakas ng pananampalataya natin, na magbibigay ng pag-asa. Ito naman po ang ini-offer ng ministering ito. There is hope in Jesus. Yung glimpse of hope, minsan nga naaawa ako sa mga tao, Father, ang tagal namin ikaw hinahanap. Hope. Kasi po tayo tangible being. Kailangan makita, kailangan marinig. Totoo ba ito? Kahapon, totoo pong nakita ko na mga taong nagsimba, yung bata na sana ngayong araw na ito, panahong ito, wala na ang mata. Pero hindi hinayaan ng Diyos na maalis ang mata at mapalitan ng plastic. Ngayon ang mata niya, normal na isave ang mata. Can you imagine kung natanggal na yung mata, napalitan ng plastic, permanent na bulag ang bata. Pero may pamamaraan ang Diyos. So sa mga may sakit na nandito ngayon, sa mga nandito na ngayon na nananalangin para sa mga may sakit, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Labanan natin ang panghihina. Labanan natin ang pagka, yung doubt, yung minsan nagda-doubt siguro tayo. Gagaling nga ba ako? Huwag po. Dahil ang Diyos natin ay totoo sa Kanyang sinabi sa atin, bago siya umalis, He will be with us till the end of time. And it is being realized every time we gather together and celebrate the Eucharist. So sa sandaling ito, magkakaroon po tayo ng general healing prayer. Close your eyes.
Ilagay natin ang ating kamay sa parte ng katawan natin na may sakit. Kung ang may sakit naman ay wala dito, yung litrato, hawakan ninyo kahit sa cellphone. Pagpalang Ama, sa umagang ito, tinawag mo mga taong ito. Nanampalataya kami sa iyo at umaasa na hindi mo kami pababayaan at makakatanggap kami ng kagalingan sa tulong na rin ng mahal na Birhen Milagrosa. Padaluyin mo sa kanilang mga kamay mismo ang iyong pagpapagaling. Lord, touch their head. Marami dito masakit ang ulo, nahihilo, may high blood, may migraine, may sinus problem, may tumor na lalagas ang buhok. Touch their head, Lord. Touch their eyes. Mga mata nila, kumalabo, may glaucoma, may pterygium, may cataract. Bless them, Lord, right now, one by one. Touch their heart, yung mga pusong barado, yung mga operana. Lord, iligtas mo po sila sa mga puso na lumalaki, barado. Touch their eyes, ears, yung pong mga malabong pandinig, umuugong, may tinnitus, may vertigo, may epilepsy. Lord, marami dito masakit ang balikat, tuhod, likod, batok, paa, hindi makalakad, may sugat na hindi nagaling, may asma, may emphysema, masakit ang tagiliran, may bukol sa dibdib. Yung pong mga may cancer, prostate, lung, breast, cervical cancer, may leukemia, bless them, Lord God, right now. Yung may mga depression, sabi ng from anxiety, panic attack, maraming galit sa dibdib, maraming hinanakit, maraming takot, alinlangan, Lord bless them right now. You may cyst, may tumor, bless them. Jesus, bless them. You may high blood, mataas ang cholesterol, may hypertension, may UTI, may epilepsy, may scoliosis, cirrhosis of the liver, Lord bless them right now. You may kidney problems, may diabetes, na stroke, na paralyzed, yung mga nagkikimo na nandito ngayon, nagdadialysis, Lord bless them right now. Yung mga hindi magkaanak, may ulcer, masakit ang tiyan, may kidney stones, Lord bless them one by one. May hypertension, pagalingin mo po. May TMJ, masakit ang ngipin, may gum problem, may gum disease, may laryngitis, inuubo, may asthma, may skin allergy, sugat na hindi nagaling, nabalian, na aksidente, Lord bless them. As we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary, as we pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. At pasalamatan sa pagpapagaling sa mga karamdaman natin. Ngayon magsitayo tayo.